Blessed day, brethren. This is your pastor once again for daily devotion. Muli po, mga minamahal, I encourage you, kung bago po kayo sa aking pong channel, please subscribe, hit notification bell and like button para kayo po ay makatanggap ng mga notification every time na ako po ay mag-upload ng mga videos sa aking pong YouTube channel. Gayun din po, feel free to share yung pong daily devotion po na ito sa mga mahal po natin sa buhay, mga kapwa po natin, mga mananampalataya, upang maging pagpapala rin po sa kanila ang salita po ng Panginoon. Muli po mga kapatid, samahan po ninyo ako na mag-aral po ng salita ng Panginoon. Let us look at Romans chapter number 8 in verse number 13. Ang sabi po sa atin ng Biblia, "For if ye live after the flesh, ye shall die. But through the Spirit, do mortify the deeds of the body, ye shall live." Ang sabi po sa atin po ng salita po ng Panginoon, that it is through the Spirit we do mortify the deeds of the body. Okay? Through the Spirit. When we talk about spiritual growth, mga kapatid, when we talk about maturity, the Bible tells us na ito po ay yung overcoming the flesh. Na yung ginamit po na salita po dito ay to mortify. No, mapagtagumpayan, mapahinto ang pagkilos at paggawa po ng laman sa ating pong buhay na siya pong sumisira sa atin. Sumisira sa atin pong testimonya, sumisira po sa ating relationship with our Heavenly Father, sumisira po sa fellowship natin sa church, sumisira po ng kapayapaan at ng kagalakan sa atin pong paglilingkod at pagsamba. No? So, ang sabi po sa atin po ng Biblia, that we need to grow. No, nakaraan po ay pinag-aralan po natin yun pong yung atin pong yielding to the Holy Spirit or to cooperate with the Holy Spirit, no? At nakita po natin na tayo po ay kailangan na maging mapuspos ng banal na Espiritu, no? At ang dahilan po kung bakit tayo kailangan mapuspos upang tayo po ay lumago para po tayo ay maging kapakipakinabang para po sa ating Panginoon. Sabi nga po ng isang mga ngaral na napahinggan ko eh, no? Instead of being victors, we are victims. Yeah. Instead of being profitable, no? Ay unprofitable sa gawain po ng Panginoon, no? Instead na sila na yung tagapagturo, no, hanggang ngayon ay kinakailangan panturuan. No, bakit po ganun? Kasi hindi po lumalago sa pananampalataya. And as we have learned sa mga nakaraan po nating pag-aaral, ang kapuspusan po ng Banal na Espiritu, ito po ay ginagawa sa atin ng Banal na Espiritu. At sabi nga, kailangan natin ng pagbabago, ng change. And when I am talking about change, sa atin pong pag-aaral, I'm talking about growth, maturity, no? Now, our lesson for today is the possibility of change. The possibility of change. Kung inyo pong mapapansin, mga kapatid, ito po ay yung pong mga bata na tuwan-tuwa sila habang sila'y nakasakay sa isang kalabaw, no? At ang kalabaw po ay yun pong nagigiya o nagtuturo ko sa tatakbo ay meron pong isang matanda, no, na siya pong nag-handle doon po sa kalabaw. Now, when we talk about change, mga kapatid, now, the carabao has the power of its own, no? At kahit po hindi siya tulungan ng mga batang nakasakay sa kalabaw na ito, ay
ang kalabaw po ay lalakad, uusad. Kaya niyang bumitbit ng mabibigat, no? On his own, hindi niya kailangan ng mga bata na o nung tulong mula po doon sa ano sa iba, no? At gayon din naman po, no? Yung pong matanda na nagigiya doon po sa kalabaw po na ito, mga kapatid, no? Ay makikita naman po natin na hindi niya rin kailangan ng tulong sa mga bata, no? On his own, kaya niyang i-handle yung kalabaw, kaya niyang igiya yung kalabaw kung saan niya ito gustong pumunta. Kasama ng mga bitbit, kung meron man, mga burden, o kung sila'y mag-aararo man. Now, ito po mga kapatid ay sumasalamin, isang magandang ehemplo po sa atin mga kapatid, kung paano po tayo ay dapat magkaroon ng mentality, no, regarding sa atin pong paglago. No? Yung kalabaw po ay could symbolize the Holy Spirit, na ang sabi po sa atin ng Romans na binasa po natin kanina, it is by Him, it is through Him, no, that we do mortify the flesh. At yung pong nagigiya o nagsasabi po doon sa kalabaw kung saan pupunta, ay it could symbolize yung ating pong Heavenly Father na nangunguna at nagtuturo po, no, kung saan tayo dapat na pumunta at dalhin. Now, the difference would be kung tayo ay would just let the Holy Spirit and let the Heavenly Father na dalhin tayo kung saan tayo nararapat na pumunta. No? At ako makikita po ninyo na sinasalamin po ng ating pong picture dito ay yung enjoyment ng mga bata habang sila dinadala po ng kalabaw. Now, you can enjoy the Christian life, no? Or you can endure it. Instead of enjoying, you could just endure it. At marami pong mga mananampalataya, they are enduring the Christian life. Enduring reading the Bible. Enduring prayer time. Enduring yung pagkakaroon ng services, no? Without really enjoying yun pong kanilang yung kanila pong buhay pananampalataya and everything that is inclusive upon it, no? We are talking about the possibility of change or yung ating pong growth, no? Una po, gusto ko pong makita po natin dito, no, to be able to grow or to change, we need total capitulation or surrender, to give up. No, to give up. Ang sabi po sa atin ng Biblia, atin pong binasa kanina in Romans 8:13, it is through the Spirit. Why? Because if ye live after the flesh, ye shall die. You will be destroyed. Wawasakin ka. Hindi tayo makakapagtiwala sa atin pong laman. Hindi po tayo makakapagtiwala sa atin pong kakayahan. Hindi po, mga kapatid. It is impossible. No? Ang sabi po sa atin ng Hebrews chapter 11 verse number 6, it is impossible to please God without having faith. At sabi po sa atin ng John chapter number 15, no? In verse number 5, without the Lord Jesus Christ, we can do nothing. We need to surrender unto the working of the Holy Spirit. Stop resisting. No? Huwag po nating pigilan. Yun po yung sinasabi po sa atin po ng 1 Thessalonians, no, that we should not quench the Holy Spirit. Huwag po natin siyang pigilan na gawin kung ano yung dapat niyang gawin sa atin pong buhay. Surrender. Give up. I-give up po natin yung mali po nating mentality, yung mali po nating perception, no? I-give up po natin yung mali po nating mga pananalita na hindi po nakapagbibigay ng kapurihan at kalwalatian po sa Diyos. Let us give up
yung pong mga maling habits o mga kasanayan na ginagawa po natin na ito po ay nagdudulot ng pagkakasala po sa atin. No? We must stop. We must surrender. We must give up. Sumuko po tayo sa banal na espiritu. Kung ano po yung kanyang sasabihin, ito yung nararapat po nating tukdin sa ating pong buhay. Give up. Capitulate. There must be a total capitulation or total surrender of our will, of our mind, and of our emotion. Total surrender of our whole being. The way we think, the way we feel, and the way we decide. Lahat po ng meron tayo, dapat po nating ibigay sa pangunguna at kalooban po ng atin pong Ama sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Pangalawa po, there must be a total compliance. Total compliance. Ano po ibig sabihin po natin ng total compliance? No? Sabi po sa atin dito, we are not to live after the flesh, but we are to mortify the deeds of the body. Total compliance, dalawa po yan. No? It is rejecting kung ano po yung dikta ng laman at the same time receiving kung ano ang kalooban ng banal na espiritu. Rejecting what the body or ito pong laman natin, makasalanang laman natin, ang gustong gawin sa atin pong buhay, sa atin pong pagkatao, sa atin pong testimonya, at the same time, it is a receiving. No? Kung ano po yung kalooban po ng Banal Espiritu. Kung ano po yung ipinag-uutos po sa atin at pinagagawa po sa atin. No? May diyan po tayo nagkakaroon po ng problema. No, marami pong mga mananampalataya, they would readily give up. No, yun pong mga bad habits. Alam niya natin na kapag tayo ay naligtas, no, almost automatic po 'yan na nalalaman natin na kailangan natin bitawan yung atin pong mga bisyo. No? Kung yan ay pagsusugal, no, kung ito po ay yung pong paninigarilyo, pag-inom ng alak, drugs, etc. No? So, marami po sa atin readily would give up, susuko po. No? Pero ang problema naman ay ayaw namang tanggapin kung ano yung kalooban ng Banal na Espiritu na nagawin niya. Kaya eventually, pabalik lang din doon sa dati pong buhay. No? Ganito po yan nilagay po sa atin po ng Ephesians. Put off the old man and put on the new man. Magbihis ng bagong pagkatao, alisin yung lumang pagkatao at ibihis yung bagong pagkatao. Ganito po nilagay sa atin yan ng Galatians chapter 2 verse number 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live, no? By faith on Him, no? Sa Panginoong Jesus, who loved me and gave Himself for me. No? So paulit-ulit po na sinasabi po sa atin po ng Biblia, there are something that we must reject, we must resist, and there are something that we must receive. No? Hindi lamang po basta bidawan yung pong mga masama po nating gawa, kung hindi, dapat mag-develop din po tayo ng mga tamang habits, tamang response every time na tayo po ay haharap sa iba't iba pong mga sitwasyon at mga hamon. No?
Marahil, katulad nga ng binanggit ko, madali tayong bumitaw sa mga kasalanan, sa mga pagkakamali. Pero yung gawin naman yung tama, no, doon naman po tayo nahihirapan. At yung pong iba, no, madali nga pong binibitawan yung mga bisyo, pero kapag dating naman sa pahikitungo sa asawa, no, sariling diskarte. Pagpapalaki ng anak, sariling diskarte, no? So doon po tayo nagkakaroon po ng problema, no? We must have a total compliance to the will of God na hindi lamang bibitawan kung ano yung mali, kung hindi tatanggapin ano yung instruction sa anumang bahagi po ng atin pong buhay. Bilang mang asawa, bilang mang anak, bilang mang tayo po ay membro ng iglesia o katulad ko po na pastor ng iglesia, bilang isang manggagawa, no? Okay? Bilang isang nagtatrabaho, no? Ano man po o nag-aaral, total compliance to the Holy Spirit. And finally po, no, there must be a total confidence. Ang sabi po muli sa atin ng salita po ng Panginoon, it is through the Spirit. Pansinin po ninyo, it has no addition. It is through the Spirit. Hindi po dyan sinabing through the Spirit and plus your works. No. Plus your idea. Plus your mentality. Hindi po. It is through the Spirit. So we must have a total confidence na alam natin at paniwalaan natin that God knows what He is doing. There are times in our lives that we would want to have our own way kasi feeling natin yung way ng Panginoon ay a little bit absurd or tawag dito hindi katanggap-tanggap, parang ganun. Now, without realizing na lahat ng ginawa ng Panginoon, no, lahat ng ginagawa ng Panginoon, makapangyarihan yung kanyang gawa, no, ay kapag inobserbahan natin at tiningnan po natin, halos lahat ng gawa ng Panginoon, it seems absurd, awkward, or doesn't make sense. Sabi nga ng isang mga ngaral na pahinggan ko, no, when it makes sense, it is not the Lord's work. Because the Lord's work does not make sense. Does it make sense? Ba? Ano po ibig sabihin po niya? No? Na God is a God of impossible. Hindi natin inaasahan na ganun ang gagawin ng Panginoon. Let me give you an example sa buhay po ni Joshua. Sabi sa kanila, umikot sila ng isang beses, isang buong araw, no? Sa loob ng anim na araw sa Jericho. It does not make sense. It sounds absurd. And on the seventh day, they would walk around, walang sasabihin, nahayaan lang yung mga trompeta, no, mag-trumpet, yung mga trumpeter na umihip ng umihip, no, as they circle the Jericho seven times on the seventh day. And at the final round, no, final encircling, pag hinipan na malakas ng mga trumpeter yung kanilang mga trompeta, sisigaw sila na malakas. It does not make sense. But you know what? It worked. Kapag ginawa mo ang kalooban ng Panginoon, sinunod mo ang kalooban ng Panginoon, no, ay mangyayari yung kanyang ipinangako. We must have a total confidence upon our God through the Spirit. Ano man pong atin pong gagawin, it must be through the Spirit. Alam niyo po mga kapatid, hindi lamang po ito kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon katulad po.
Hindi lamang po ito confide kapag tayo po ay nananalangin. Hindi lamang po ito confide, no, kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Hindi po ito confined kung tayo po ay nasa church services. Banggitin lang po natin dito ng Biblia, ay sinabi po ng Biblia, to live after. To live after the flesh. Ye shall die, but if you would live through the Spirit. No? So yung pong mortification of the deeds of the body ay tumutungkol po, no? Ito pong mortification po na ito ng deeds, it is a consistent manner, no? Na tumutukoy po, ginamit po dito sa unang part is to live. To live is not only reading the Word of God, praying, studying the Word of God, doing services, no, but all aspect of our lives. Sa lahat po ng bahagi ng ating pong buhay. Maging ama, maging anak, maging asawa, maging nagtatrabaho, maging manggagawa sa iglesia, maging mag-aaral, maging kapitbahay, maging namamalengke, maging nagbabayad ng bills, no? Maging kumakain, sabi po sa ating ng Biblia, whether therefore you eat or drink, do it unto the glory of God. So, sa bawat aspeto po ng ating buhay, dapat po nating ipagkatiwala sa banal na Espiritu. So kung mamamalengke tayo, dapat natin tanungin ang banal na Espiritu, paano ba natin gagasusin ang salaping pinagkatiwala ng Panginoon at ano, paano natin ito gagawin. Maglalapa ka. It must be through the Spirit. Lord, tulungan mo ako magawa ko ng tama itong paglalaban nito. No? It is through the Spirit. Lahat po, mga lahat. Total confidence upon the Holy Spirit. Pastor, parang it seems absurd naman yan. I don't want to bother God with menial things. Alam niyo mga kapatid, no? God transcends everything. Walang malaking bagay o maliit na bagay sa Panginoon. Ikinagagalak ng Diyos na tayo'y tumiwala sa Kanya maging sa mga maliliit na bagay sa ating buhay. Total confidence. Hindi lamang po sa mga mahihirap na bagay, no, pero siyempre, most especially, no, dapat sa mahihirap na bagay, pero hindi lamang po. Maging sa mga maliliit na bagay, dapat po nating ipagkatiwala po at hayaan ang banal na Espiritu na magkaroon ng access sa ating pong buhay. Nawa po mga kapatid, no, magkaroon po tayo ng total confidence sa atin pong Panginoon at sa pagkilos po ng banal na Espiritu na siya pong magdudulot ng pagbabago sa ating pong buhay. Let him have his work, total compliance and total capitulation unto the Holy Spirit. Yan po ang magdudulot ng pagbabago, ng paglago sa atin. God bless you all.